Meron akong gustong ikwento. Isang panaginip na paulit-ulit. May babaeng parang ako, pero hindi ako sigurado. Hindi ko alam kung nasaan ako. Nakatitig lang ako sa babae. Sa ilalim ng tubig na parang ako. Sa frame number 5, we focus on the close-up of the product to reveal that this washing machine is neutral as long as gender is concerned. Meaning, maski mga lalaki, pwede maglaba at hindi nawawala ka ng pagkamacho. Melissa, ayaw namin ng mga modelong lalaking soft, ha? Gusto ko yung medyo maskulado pero maaaring itabi sa washing machine. Don't worry, we just have the right talents. Hindi ba, Sunny? Yes, ma'am. Okay, let's also show that this washing machine is user-friendly. Kaya maski na-computerize ito, madaling gamitin ng kahit na sinong member ng family, ni Lola o maski ng mga bata. Excuse me, I just have to make this very important phone call. Okay, sure. Okay. Sana ikaw na muna, ha? Okay. At this point, I would like to explain to you the product shot at the end of the commercial. As you can see... Hello. Hi, darling. Happy anniversary ulit, ah. Medyo malilate ako sa dinner natin mamaya. Na naman. Importante lang talaga itong production meeting na to, eh. At hindi mo maiwan-iwan. Kabisado ko ng dialogue mo, eh. Pero ba't ako, kahit may kliyente ako rito, nakakalis naman ako. Oh, tama na. Huwag ka na magalit. Intay mo na lang ako dun mamaya, ha? Bye. Bye. Oh, i-review niyo na lang dalawa ni Glenn ito, ha? Bukas na tayo mag-usap, okay? Mel, pag tumawag si Mr. De Guzman, sabi mo wala ako. Bukas na. Would you like me to open your wine now, sir? Sige. Your change, sir. Thank you. Excuse me. I'm looking for Mr. Neri. Ba't nandito ka? What do you want? Destroy Dorothy and her friends. All except that lion. I want him for a slave. Off went the monkeys beside the thin wood mine and drops his body on the rocks so that it broke into bits. They pulled all the straw out of the scarecrow and his clothes into a tree. Good night. Night, Mommy. Bakit kaya mag-asawa sa umpisang sweet-sweet? Lagi nag-honeymoon. Maya-maya, nagkakasawaan na. Nagkakabastusan na. Dapat siguro, mauso yung every 10 years na papalda ng asawa ng bago. Di ba high-tech na tayo ngayon? Para ka lang nagpapalit ng diskette sa computer. E di masaya.
Kumain ka na? Kanina pa. Ginabi ka yata. Pakipag-celebrate ako sa barkada ko ng anniversary natin. Ang haba kasi ng meeting namin kanina eh. Hindi ko naman maputol. Tapos traffic pa. Anyway, anniversary pa rin naman natin, di ba? Happy anniversary! Thank you. Yurgalo mo na sa kotse. Kukunin ko. Hindi na. Gusto mo? Next month, magbakasyon tayo ng mga bata sa Puerto Galera. 1 week. Tapos pupunta lang pala tayo sa Pansol. Overnight pa. Dahil patatawag ka naman ng opisina mo. Hindi. Totoo na to this time. Morning, kids. Morning, Daddy. Good morning. Oh, Manang, yung mga vitamins sa mga bata, ilabas nyo na. Ano ba naman yung juice? Ako pa rin na maglalabas. Present your vitamins. Remember what I always tell you, act and walk like a man. Ako sa unan! Last time, Mikone! Dodie, ba't naman ayon yung isama si Jenny sa pag-enroll sa karate? I don't agree na panlalaki. Bakit ikaw nung bata ka ba nag-enroll ka sa karate? Huwag ka rin makurin! Ilan mo na patungo? Inadaan mo na naman sa puro biro. Tignan mo nga yung kurbata mo. Kailan ka ba matututo mag-ayos nito? Favor naman, no? Ano na naman? Eh, kasi may PTA meeting si Jenny, mama. Mm-hmm. Ikaw na lang umaten. May interlock ako, mm-hmm. Please? Bihirin po kayo ito. Hindi ko na alam kung ikaw ang nakapantalon at kung nakapalo sa bahay you. Na ito. Thank you! Bye! Bye! Oh, upo na dali. Ang bahon nyo. Okay, Mami. Okay na? Okay na? Late na kayo. Bye, Mami. Bye. 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 Oh, don't forget to eat your merienda, ha? Ang galing talaga ng anak ko. You're very talented, ha? O, ipaalala mo sa akin, ha? Para makanood kami ng daddy. Bye! Hi! Oh. You remember him? Hi! Hello! Ano ba naman? Ang tagal-tagal nyo naman. Isang taon na ako tumanda sa kakaitake sa inyo, eh. Happy birthday. Nagtampo ka na naman kaagad. Oh, si Dodie. Ah. Okay na. Dito na ako kay Roy. Okay. Oh, okay. Ano? Kailan ba lalabas yan? Dodie! Oh, pare. Oh, musta ka na? Edu masaya. At sasabihin ko sa kanya, oh, anak, lumabas ka na pala. Welcome to the crazy world of your mother. Mel, nandito ka na pala. Yung mga anak mo, bakit hindi mo dinala? Eh, naku, itong si Susan nagsasorosin. Ah, uy, dadaling ko sana mga bata. Buka na. Ayaw ni Hector. Okay. Away na naman kami. Benny! Ayan, late ka na naman. Girl, eh, bakit itong dala mo, no? Late ka na naman. Day, hindi si Mabella. Uy, Benny. Thank you. Uwi ko to, ha? Mukhang mahusay yata ang plastic surgeon mo. Wow! Ang ganda-ganda niya, oh. Napaka-sexy. Alam mo? Oh, hindi si Tomboy. Naka-forma. Hanip naman si Buntis. Tignan mo. Sumobrang paputi sa mukha niya. Ah, ganon. Oo, ganon. Uy, asan si Carlo? Ayun there was show. This Indian chief. Ayan. And then there was this Indian tribe. Actually, malapit na kami ikasal kasi pumayag na yung mami niya dahil nga dito. Sandali. Chief. Hi, binubulak ko lang yung mga bisita mo. Yeah.
Honey, punta muna tayo sa sabi ng Indian Wire sa Indian Chief. Sandali lang naman eh. Ah, sabi niya. Me, ah. Honey, ano ba? That's easy, sabi niya. Sandali if there's a snow falling and a child is born, I'll call him Snow Falling. Ay, naku. Ito naman, may papakilala lang naman ako sa'yo eh. Carlos, say hi naman to my friends. Si Melissa, hello. Si Mabel, si Benny, at saka si Susan. Hi. Cute niya, no? Pwede siyang GQ model. Oo. Honey, upo ko naman sandali. Babalik na muna ako doon. Sandali lang naman eh. Sandali lang. Ikwento mo naman yung hunting mo sa Sambales. Nakakatawa yun. Diba? Mukhang maraming tawa. Akala ko bakit ang sinabi mong tawakan ko. Bahay nga. Bahay ng isang exporter ko. Thank you. Birthday ng misis niya eh. Bored na bored na nga ako dito eh. Ano suot mo? Slacks. Jacket. Walang kurbata. Edi, ang sexy mo. Ikaw? Ako? Backless. Gold straps. Yan ang sexy. Nasaan yung baliw mong asawa? Yung isa pang baliw. Dodie, puntahan mo ako dito. Namimiss na kita. Alam mong hindi pwede. Oh, gusto ka sanang ipakilala ni Cookie kay Carlo eh. Oh, sige. Tatapusin ko lang itong business call. I have to go. I want to make love to you. Sige, sir. I really have to go. I want to make love to you. Goodbye. Kayo ni Dodie, kumusta? Okay lang. Bakit? Kami ni Hector mula Abuna. I'm not happy in this marriage anymore. Baka naman naisip mo lang yan. Why don't you try talking to your I've husband? I've tried everything. I'm stuck in this shitty marriage. Mukhang seryosong-seryoso kayong dalawa dyan, ha? Bakit? Hmm? Nagre-reklamo na naman ba sa'yo ang asawa ko, Melissa? Hmm? Hector, I don't like you anymore! Asawa ko. She always says it, but she actually means the opposite, right, darling? Hector, pwede ba hiwalayin mo na ako? Maraming arte, asawa ko. Alis ka dyan! Sandali lang, di ba gusto mo maging artista? Sandali, ano ba? Dodie, bakit ganun? Magkaiba sila ng sinasabi. Mabel thinks na failure ang marriage nila. Samantalang si Hector, akala niya perfect. Eh, wala kang magagawa. Magkaiba sila ng perspective about their marriage. Si Hector, masaya. Si Mabel, hindi na kontento. Paano yun? Paano sila nabubuhay ng may gap? Eh, nagkanya-kanya na sila. Kaya sigurong lalong lumaki ang agwat nilang mag-asawa. Eh, di ko may problema. Bakit hindi nila pag-usapan? Di ganun kadaling pag-usapan ang kanyan. Dodie, tayo. Meron ba tayong hindi na pag-uusapan? Wala. Wala akong maisip. Iha, huwag ka naman masyadong sub-sub sa iyong trabaho.
kailangan magkaroon ka ng oras sa iyong pamilya. I try, ma. Pag weekends, nasa bahay lang ako. At saka, huwag mo ipaubay ang pagpapalaki sa iyong mga anak sa kanilang yaya. Magiging utak yaya mga iyon. Ma, kinakausap ko naman ang mga anak ko. Lagi ko sinasabi sa kanila, maging ano sila. Huwag silang mangungopya at magsisipag sa pag-aaral, etc., etc. Alam niyo naman, mababait ang mga apo niyo, hindi ba? Kayo naman ni Dodie. Kumusta na? Okay naman. Busy siya sa trabaho niya. Busy rin naman ako sa trabaho ko eh. Iha, bantayan mo ang asawa mo. Balita ko, meron siyang ibang babae. Saan niyo naman nasagap yung chismis na yan? May amiga akong nakakita sa kanya. Iha, talasan mo yung mga mata. Hindi ako naniniwala. Matignan mo, bagay ito kay Jenny, di ba? O ito isa, cute. Ito, mas bagay. Kunin na lang natin pareho, pupunta pa tayo sa toy store. Hey kids! Hi! May pasalubong ako sa inyo! Pero sige, hindi nila mapabawi sa akin to. This is for you? Wow, Mami, Robo Cup! I like this, Mami! Daddy, Daddy, look at this, oh! My new toy! Daddy, oh, Daddy! Daddy, oh, may bago akong dress luma ni Mother's Queen! Luma? Kabibili lang ni Mami ng mga bagong dresses para sa'yo last month. Luma na yun! Last month pa yung binili! Alam mo, yung anak mong yan, paglaki, pwedeng artista. Dad, manood tayo ng PBA this weekend. Hindi ako pwede this weekend, Vincent, eh. Mag-out of town ako. Bakit? Saan ka pupunta? Cebu. May car show. Bentahan ng mga segunda mano. Mukhang napapadalas naman yata yung pag-out of town mo every weekend. Gusto mo samahan kita? Huwag na. Walang kasamang mga bata. Kung sa bagay, Vincent, tayo na lang ang manood ng game. Pabayaan mo mamiss ng daddy mo. Mami, bawal ang mga mami sa PBA. Mga daddy lang. Sino nagsabi sa iyo niyan? Mami, isama mo na lang ako sa commercial. Tanong mo sa daddy mo kung papayag siya. Dad, daddy, pwede ba ako sumama kay mami sa commercial? Pwede, ayusin mo muna ang pag-aaral mo. Puta, si mami naman nagagawa ng commercial eh. Mukhang nagsususpet siya si Mel. Are you sure? Oo. Kaya tigilan muna natin mga out-of-town trips. Magpapag-chat muna ako. Dodie, hindi pwede. Sending ngayon lang. Dodie, hindi pwede. Mas kailangan kita ngayon. Buntis ako. Ganyan din ba yung reaction mo na sinabi sa'yo na kasama mo? Akala ko ba nagpipills ka? Oo. Pena na disgrasya. Paano ngayon yan? Ewan ko. I don't know anymore. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sa akin, klaro ang sitwasyon. Nabuntis mo ako. Pwes panagutan mo. Of course. Bibigyan kita ng sustento para sa bata. Hindi yun eh. I can take care of myself financially. Pero kailangan kita emotionally. Todi, ayokong umanap sa mundo na nag-iisa sa gantong sitwasyon. Kaya uulitin ko sa yung proposal ko noon. Todi, magsama na tayo. Tutal, hindi ka naman masaya sa asawa mo eh. So, sawan na rin ako na sa gabi lang tayo nagkikita. Nagiging insomniac na tuloy ako. Sandy, paano na yung mga anak ko? Eh, di dalawin mo sila. Tutal, ikaw pa rin naman ang daddy nila kahit na maghiwalay kayo ni Melissa.
Hindi ko yata kayang mahiwalay sa mga bata. Dodie, masyado ng malaki emotional investment ko sa'yo. Masyado na kitang mahal. Ayoko na ng puro panakaw. Ayoko na ng tingi-tingi relasyon. Sandy, please give me time para mag-isip. Hindi ganun kadalang makipaghiwalay. Dodie, sumusuwa na ako sa kahihintay. Paano kung di pumayag si Melissa? Papayag siya! Dahil kung hindi. Kung hindi ano? Pare-pareho tayong malulugi. Sunny, what happened to our pre-production? Look at the color scheme! Sa storyboard, hindi ganyan ang pinag-usapan natin, hindi ba? Ang pinag-usapan natin, sandali, sandali. Nakita mo nag-uusap kami, hindi ba? Okay, ang pinag-usapan natin, dapat hindi pula ang kulay ng pillars, hindi ba? Ang liwanag na... O, pabago mo na yan. Gawan mo na mas maganda. Yes? I'm Sandy. Pwede ba tayo mag-usap sa labas? Pwedeng dito na lang. Busy ako eh. Sige. Kung gusto mong marinig ng mga kopisina mong tungkol sa amin ni Dodie. Halika doon na lang tayo sa taas. Allow me to call you, Melissa. Parang matagal na rin kitang kakilala dahil palagi namin ang pag-uusapan ni Dodie. Ano ba kailangan mo? May relasyon kami ni Dodie. As they say, the last one to know is always the wife. Kung gusto mo lang manggulo, kung pwede gusto ko lang manggulo, sana noon pa. Look, Melissa, buntis ako sa sawo mo. Ano? Pakiulit nga, hindi ko yata narinig. For a creative director, masyado kayatang maraming ayaw marinig. I've heard enough. Melissa! Ayaw na sa'yo ni Dodie. Hindi lang niya masabi sa'yo dahil ayaw ka niya saktan. Kaya ang hindi niya magawa, ako nang gumagawa. Mabuti nang masaktan ka in one blow, kaysa naman inuunti-unti pa niya. Mas madali ka makaka-recover. So dapat pala, pasalamatan pa kita. You're welcome. Hindi ako naniniwala sa'yo. San ba sa akala mo nagpupunta ang asawang pag-weekends? O pag mga gabing wala siya sa inyo? Look, Melissa. Mas mabuti na itong napag-uusapan natin to na maayos. Mas mabuti na itong napag-uusapan natin. Bakit? Ano ba sa akala mong ginagawa mo? Hinihingi mo asawa ko? Hindi ko siya kailangang hingin. Akin na siya. Hindi naman ganun kadali yon. May mga anak kami. Piece of advice, Melissa. According to statistics, mas maraming lumalaking bata. Huwag mo akong statistics, ha? Buti nang alam mo. Marriage contract ang pinanghahawakan ko, hindi statistics. Parang hindi mo alam, Melissa, sa mga panahon ngayon, kapirasong papel na lang ang marriage contract. Makakayata. Palisa sana ako eh. Saan ka pupunta? Sa kirida mo? Dodie, totoo ba? Totoo ba? Melissa, magpapaliwanag muna ako. Melissa, sandali! Paano mo nagawa sa akin to? Ang sawa mo ko! May mga anak tayo! Melissa, hayaan mo akong magpaliwanag! Paano?
na may papaliwanag? Ano yun? Isang araw na lang nagising ka na meron ka ng ibang mahal? Na hindi mo sinasadya? Meron ka ba naisip na magandang dahilan para hindi mo malang masyadong masaktan? Nung kupag gusto sabihin sa'yo, ayaw lang kitang saktan. Putang ina mo! Sinasaktan mo na ako! Ano pa bang ginagawa mo sa'kin? Melissa, it's useless trying to talk to you. Lahat ginawa ko! Lahat ng kailangan mo. Sabi nila, hindi mo daw pwedeng pagsabay ng karir at ang marriage. Pero ginawa ko. Ikaw, anong ginawa mo? Ginawa mo akong tanga. Ang tamatanga ko. Hindi ko alam kung paano mo nagawa sa akin ito. Saan ba ako nagkulang? Ano pa bang hindi ko nagawa? Ano bang kasalanan ko? Hindi ko alam. Basta na lang nangyari. Dodie, nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka sa akin. Lalo na sa mga anak mo. Huwag mo lang aming iiwan. Nangako ko sa'yo na lahat gagawin ko para mag-improve lang ako kung gulang kami iiwan. Kailangan ka lang mga anak mo. Kailan mo kong gawin, Mel? Sige. Iwan mo kami. Get out of my house! Oo, bahay ko to. Bahay ko to dahil ako ang gumagastos dito. Ako nagbabayad ng ilaw, ako nagbabayad ng tubig. Get out of my house! I don't need a parasite! And I don't need a part-time wife. Odie? Tawagin po naman akong parasite. Kasalanan ko ba kung ganun ang naging arrangement namin? Gusto niya siyang magpatakbo ng buhay namin. Parang opisina niya. Pare, relax ka lang. Masama na yata ang tama mo. Hindi, pare. Gusto niya dikaw ng lahat. Dito ang trabaho ko, dito ang asawa ko, dito ang anak ko. Schedule niya. Okay na. Pwede niya ipagmalaki sa lahat. Na-successful siya sa pagbabalanse ng karir at pamilya. Puntang yan ang balanse yan. Pare, buti pa umuwi na tayo. Pare, tawagin mo na. Miss, cheat nga! Ang importante, kay successful ka man o hindi, importante, ako, kaming dalawa. Meron pa rin ang pamilya ko. Ewan kong gulo. Gulo na lahat. Flower, 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 bleh. Flower, flower.
Di ba tubig lang? O kaya tayo ng kalabaw, mga fertilizer? Di ba, no? Good morning. Good morning, ma'am. Morning. O, Jenny. Bakit? Tinutusok ako ni Kuya Benson, hindi na raw ako si Snow White. Mami, naging flower na siya sa school play. Vincent, tama na yan. Flower. Eh, magkakaroon pa naman anak ng play yung school niyo, hindi ba? O baka sa susunod, ikaw ng bida. Ah, basta maski kailan din ako sasali. Di ba, ali, Mami, next time, apple na lang yan. Mami, ah! Vincent, finish your breakfast. Akin ang milk. Huwag sasabihin niyo yan. Bakit pa? Basta-basta ka nalang magpapatalo, ipakita mo sa kanila na mas magaling ka. O sige na, ubusin mo na itong breakfast mo, ha? Baka malate pa kayo sa school, ha? Mami, tulog pa ba ang daddy? Hindi siya umuwi kagabi eh, kasi may overtime sila. Ang daddy talaga ng daddy. Sabi na mag-inol kami karate. Eh, hindi ba sa Sunday pa naman yon? Good evening po, ma'am. Ang mga bata. Ay, nandiyan na po. Kanina pa po kayo hinihintay. Naku, ang haba-haba ng biyahe. Ang init. Lola, Lola, Lola! Lola, Lola, Lola! Lola, Lola! Hello. Did you meet Lola? Should you miss me? Ay, ang ganda-ganda mo. Mahala ka sa Lola? Oh, yes, darling. Yes, Lola, whatever you want. Lola. Okay, okay. All of it. We will. Okay, let's do it. Batang yan, baka gabihin kayo. Oo nga eh. Let's go. Okay, let's go. Ilang beses naman natin pinag-usapan na babaguhin natin ang concept ng product. Alam mo ba kung anong gagawin ng kliyente dito, ha? Iba ba to? I'm giving you till tomorrow to finally do it right, ha? Umalis ka na. Labas! Belia. Hello, ma'am. Umuwi na ba, sir mo? Opo, ma'am. Umuwi na? Opo. Ano ginagawa? Eh, nag-iimpake po ng damit niya. Ma'am? Hello, ma'am? Sabi mo, tayin ako, darating ako dyan. Opo, ma'am. Opo. Hindi, huwag mo nang sabihin yun. Huwag mo nang sabihin, pabayaan mo na siya mag-impake. Oo, pero huwag mo sabihin na uuwi ako, ha? Opo, ma'am. Sige. Alis na. Sir, nandiyan na po yung sasakyan.
But now all my fears can bring your love, knowing it isn't fair. In dreams, having you forever, all I can do. Hello? Ay, sandali lang po. Ma'am? Si Cookie po. Hello? Wala po siya eh. Wala. Alam kong nandiyan ka. Nagsisinungaling ka. Hindi po. Pag nandiyan ka, mamuputong ko talihin ko. Sinungaling ka. Talagang wala po siya. Hindi po ako marunong magsinungaling. Ay, hindi. Sinungaling ka. Sige na. Walang sumasagot. Pabayaan mo na muna sila. Gusto ko lang kausapin ang mga bata. Palamigin mo muna yung sitwasyon. O to, magpalit ka muna ng damit mo. Worried ka lang dahil masama ang takbo ng business mo. Don't worry. Ganun naman talaga ang business eh. May ups and downs. Puro down na eh. Angat din yan. Don't worry. Nga nagkita kami sa parlor kagabi. Hindi siya sumipot. Halika na. Uy, baka totoo nga yung chismis. Anong chismis? Ay nako, palibasa, tiga Cavite ka kaya hindi mo alam kung ano nangyayari sa magtanong. Pilipinas. Hoy, wala ikaw, naman ako alam. Anything, you Melissa! Very narinig ko lang, ha? Melissa! Melissa! Kahabon pa ako tumatawag sa'yo. Buksan mo itong pinto! Pintuan, manang! Melissa! Pinutin mo ngayon. Ay nako, walang mangyayari sa atin dito. Mabuti pa siguro sa likod na lang tayo dumaan. Halika na. Melissa! Manang! Ano ka ba? Kahapon pa ako taon ng tawag sa'yo. Buksan mo sa'yo. Manang! Daga. Lisa? Melissa? Manang! Manang! Melissa! Ay, kanina pa kami, nakikipaglandian ka lang pala dyan sa telepono. Nasa yung Melissa? Ayaw ho ni Ma'am Melissa! Melissa! Ayaw ho pa istorbo ni Ma'am! Melissa! Melissa! Bakit ka silip dito? Melissa! Melissa! Subukan kaya natin sa kwarto niya. O, sige. Eh, teka lang. Eh, yun siya, oh. Melissa? Mel? Uy! Melissa! Ano ba? Uy, gising na! Hello? Ano, kamusta ka na? Bakit ka ba nagkukulong? Ano bang drama mo? Alam mo, kahapon pa kami tawag ng tawag dito sa'yo, pero sabi ng maid mo, wala ka raw. Halika na, alis tayo. Ayokong umalis eh. Hindi pwede. Hindi kompletong barkada. O nga naman. Now, the mood. Buhati natin. O sige, 1, 2, 3. Sumama ka na. Halika na. Ano ka ba?
Actually, it's a little bit complicated. Sigurado ka bang you don't want to know? Mel, kung ano man ang problema mo, we're here to listen. Bakit ba kayo nakikialam? Walang problema. Kaya ka nagkukulong, ganun ba? Mukhang kulang itong in-order natin, o-order pa ako. Waiter, one bottle, please. Yes, ma'am. Alam mo, Mabel, nagiging alkoholik ka na. Wala pa namang alcoholic anonymous dito sa Pilipinas. Problema ni Melissa ang pinag-usapan natin dito. Hindi problema ko. Bakit ba kayo nakikialam sa problema ko? Come on, may problema nga. Come on, spill it out. Melissa, kung may problema ka, sabihin mo. We'd like to help. Mel? Iniwan ako ni Dodie. Ano? Utang ano? Na loob na Dodie niya, no? May kutsilyo ka ba? Pahingi nga! Sabi ko na nga ba, nung unang kita ko palang dyan kay Dodie, alam kong nai-insecure na siya. Kasi mas matalino sa kanya si Melissa, di ba? Tama. May iba na siyang babae. Ano? Kumanti ka. Maghanap ka ng ibang lalaki. Tutulungan kita. Ano bang itsura ng babaeng yun? Sinabi na kasi sa'yo mag-reduce ka na eh. Hindi. Ganyan naman kasi talaga ang mga lalaki. Walang bibigay sa atin, kundi problema. Kaya ako, hindi ako magbo-boyfriend. Ayan ka na naman sa mga baluktot na opinion mo tungkol sa mga lalaki. Kaya ka napapagkamalang lesbiana. Hindi ba? Wait, pwede ba? Tigil-tigil na ninyo ako, ha? Problema ni Melissa, pinag-uusapan natin dito at hindi ako. Baka gusto niyo upakan ko pa kayong dalawa. At saka, Melissa, parati mong isaksak sa utak mo na wala kang kasalanan. Kasalanan lahat yan ni Dodie. Lahat. Teka. Bakit ba kayo nagja-judge kaagad? Hindi pa naman natin alam kung ano talagang nangyari. Ako, eto na naman si Miss Let's Be Fair. Alam mo, ang ganda mo. Ang ganda. Mel, are you alright? Okay ka lang? Mel, alam mo, mabuti na lang hindi ka nagihisteria. Kung ako yon, nalaman na ng buong White Plains. I'm sure. Bakit naman ako mag-hysterical? Bakit naman ako mag-i-step? Mel? Uy. Mel? 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 Wala nga ako kay Hindi mo lang Mel, ano ba? Alam ko. Sige, ilabas mo. Huwag kang mahiya. Mel, take it easy. Anong take it easy? These things you take hard. Mel, ang importante, isipin mo sarili mo. You're the best in the world. Shit silang lahat. Alam mo, napaka-cynical mo. Malay mo kung magkabalikan pa silang dalawa. Tandaan mo to. We're your friends. Nandito kami para sa'yo. Kami na magbabayad ng dinner ngayong gabi. You don't have to share. Alam mo naman yung mga lechin lalaking yan. Gustong-gusto nakikita tayong mga babaeng nagagalit at nasasaktan. Kaya pwede ba, Mel, ilabas mo na yung galit mo? O di ba katulad namin ni Carlo? Pag nag-aaway kami o may problema kami, di ba parati siyang nawawala? O ano, harap-harapan ko siya sinasampal at inaaway. O at least nawala na yung galit ko. Eh ikaw, tinatago mo. Eh okay, hindi naman ako ganon eh. Mel, kailangan lang naman ilabas mo yan eh. Madali lang naman yan eh. Ganito ah. Walang iya ka, Dodie! I hate you! Ganon? Oo. Hindi ko lang kaya yun. Sisigaw mo lang, di mo pa kaya. O ganito ah, gayahin mo. Sige, Dodie. Ayaw mo lang. Ibaligin na yung bata sa loob. Ayan na to. Kasalanan to na si Carlo. Sige. Sige. Yan na. Gire. Yan. Saboy, misis.
cute niya. Tignan mo. Alam mo, anak, ngayon pala ang sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Tayo dalawa lang magsasama sa mundo nating ito. Huwag mo masahang sasabihin ko sa'yo lahat. Lahat ng sagot sa mga tanong mo kung bakit ganun. Kasi hindi ko rin ginusto to. Anak, sana maintindihan mo ko. Good afternoon, ma'am. Kanina pa ba sila? Kararating lang po. Ang mga bata? Nasa kwarto po. Nagsisipagbihis po. Oh, Melissa. Mabuti't dumating ka na. May dala akong merienda. Halika na. Yaya, iserve mo yung juice, ha? Opo, ma'am. Naku, ang daddy mo. Ayaw pa alisin ang mga bata. Thank you, ma. Are you sure you're okay? Mm-mm. You want me to stay over? Huwag na. Walang kasama ang daddy, eh. Ikaw ang bahala. Just call me if you need anything. Kailangan na ako magbiyahe. At nako, baka abutan pa ako ng 5 o'clock traffic. Bye, ma. Suluhin ang problema mo, ha? Huwag mo ako. Kailangan mo ako. Hindi na ako magpapaalam sa mga bata. Baka hindi pa ako makaalis. Tawagin mo yung mga bata. Mommy. O ano? Nag-behave ba kayo sa mga lola nyo? Mm. Yes, Mommy. Mm. Na-miss mo ba ako? Yes, Daddy. Hmm? Halika, dito. Upo tayo. Meron tayong pag-uusapan. Meron akong ipagtatapat sa inyo. Sorry kung ngayon ko lang sasabihin dahil kasi wala akong lakas ng loob. Mami, hindi na mababalik ang daddy. Hindi, bakit? Sino nagsabi sa'yo niyan? Si Manang, iniraw kami, mahal ng daddy. Iniraw na daw kami ng daddy. Hindi, anak. Hindi. Shh, tama na. Mahal kayo ng daddy niyo. Pareho kayong dalawa. Mahal niya kayo. Hindi na kami pwedeng magsama. Pero hindi niyo kasalanan. Wala kayong kasalanan. Kami talaga ang may pagkukulang. Alam niyo, nangyayari talaga ang ganito sa ibang mag-asawa. Mami, sa amin ang daddy, ano? Hindi, anak. Hindi siya galit sa inyo. Bakit magagalit ang daddy niyo sa... Hindi na umuwi ang daddy! Hindi siya galit sa inyo. Wala na ang daddy! Hindi, anak. Just so daddy. Daddy, patawagan ko ni daddy. Tapos sasabihin ko sa kanya na kapapasyal kayo. Ha?
Hi. Hi, Mel. Can I help you? Want to order na? Ah, hindi. Okay lang. Kasi may appointment pa ako eh. Waiter. Dalawang iced tea, please. You're looking well. Mel. Sorry sa lahat ang nangyari sa ating dalawa. Huwag na lang natin pag-usapan. Kumusta mga bata? Ayun, inahanap ka nga eh. Kaya nga ako nag-set ng appointment na to. Ilalabas ko sila bukas. I think we should talk about arrangements. Kung gaano mo sila kadalas ilalabas, kung paano. I don't wanna deprive you naman of your rights as their father. I'll share with the expenses. Kung hindi pa masyadong okay yung negosyo mo, ako na lang muna. Kaya ko pa naman eh. Kakayanin ko. Kumusta na yung business mo? Pwede na. Nakakaraos. Matindi lang ang kompetensya sa mga brand new cars. Kaya kailangan kumayod. Minsan, binabagsak ko na ang presyo para umikot lang ang pera. Ikaw, kumusta ang trabaho? Hectic. Gusto ng boss ko umatin ako ng creative conference sa Tokyo next week. Baka yung assistant ko nalang ipadala ko, dahil walang maiiwan sa mga bata eh. Ay, siya nga pala. Si Mario, yung pinsan mo, tumawag siya. Eh, napilitan na akong sabihin sa kanya na hindi ko na umuwi sa bahay. Sa opisina ka nalang niya tawagan. Ay, kamunti ko na makalimutan. Ito yung mga mail mo. Sa susunod, papadala ko na lang sa shop mo. Thanks. O, paano? I'll expect you tomorrow. Kumain ka muna. Ay, hindi na. May kliyente naghihintay sa akin eh. Alam mo naman, I'm still your busy creative director. Ihatid kita. Ay, hindi. Huwag na. Bye. Bye, Mel. Mel. Thanks. Lumalabas ang isang babae sa isang marble bathroom. Suot ang kanyang luxurious bathrobe. Basa ang buhok, walang makeup, very fresh looking. As camera follows her, as she reaches out for that swing out door, naakala mo papasok lang siya sa isang bedroom. Yung pala, nasa ballroom na siya na isang five-star hotel jam-packed with people. She's now transformed into a totally different woman. Slinky black velvet gown, diamond necklace, French twist ang buhok. Itataas niyang champagne glass sa gwapong lalaking lalapit sa kanya. Freeze. Papasok ang slogan, Wing Sanitary Napkin for the Complete Woman. Paki-follow up tong mga calls yes, para sa akin. Ha? Thank you, ha. Sige, Melissa! Hi. Congrats, ha. Congratulations sa presentation mo. Thanks. You know, Melissa, when it comes to creative concept, you're still the best. Pero yung pagluha mo, it was a bit too much. Ano ba naman ang presentation, kundi act rin, di ba? Di ba? So, how about the dinner date, Melissa? Dinner date? Wala ka naman magbubuka sa bahay eating there alone. Melissa, you know I can be good company. You know, in fact, I can be good company. Sino nagsabi sa'yo niyan? Everybody here knows. Anong everybody here knows? Bakit? Anong alam nyo? Bakit? Anong masama doon? Buti ka pa. You're free as a bird again. Ah, ganon. Pinagchichismisa ninyo akong lahat dito. Nainiwan na ako ng asawa ko. At ikaw naman lalaki ka, ang akala mo, porkit wala na akong asawang katabi sa pagtulog, eh bibigay na ako sa unang lalaki. Gustong pumatong sa akin. Listen, no. Anong no? Pare-pareho talaga kayong mga lalaki. Kala nyo, sa aming mga babaeng hiwalay na sa asawa, eh naglalagablab na. I'm sorry. I'm sorry, Melissa.
Nakikita mo ba yung kwarto niya? Doon? Oo. Bakit? Pwede bang pumunta ka doon? Of course. Anong gusto mong kunin ko doon para sa'yo? Gusto ko pumasok ka sa doon. Ngayon, sa kaliwa mo, may salamin doon. Gusto ko tignan mo sarili mo. Sa wall, iuntog mo yung ulo mo. Malakas, ha! Babalik sa bahay? Isang room, hindi na mo ba? E di sa ibang araw, babalik ka rin sa bahay. Hindi ko sabihin, Jenny. Dad, saan ka ba nakatira? Sa isang kaibigan. Dito na lang tayo pupunta. Naku, hindi pwede ngayon eh. Sa ibang araw naman. Okay, one game. Isang game na lang at aalis na tayo. Maghihirapan ako sa'yo. Pero ako rin mag-ari mo. Mahal. Kaya lang. Marami pa kaming dapat pag-usapan. Aliga. Magmarihan na lang tayo. Vincent? Aliga na. Doon natin sa botohan. Sino may gusto kumain? Ako! Sino may gusto magkaro? Ako! Ako! Mukhang masaya-masaya ka. Did you have a nice day? Lumabas kami ng mga bata. You know, we really have to do this more often. Hayaan mo. Magkakaroon din tayo ng sarili nating anak. I miss my kids. Ang sabi ko, magkakaroon din tayo ng sarili nating anak. I heard you. Eh baka ako hindi. Dahil maski kailan, wala ka man na nababanggit dito sa magiging anak natin. Sandy, please try to understand. Ano bang problema? Sandy, naglilihi ka ba? Nagiging sumpungin ka na? Hindi ako naglilihi at hindi ako nagiging sumpungin. Pwede ba huwag ka maging corny? Narirealize ko lang na para na akong nagiging extension ng pamilya mo eh. Feeling ko para akong garden na pagsawa ka na sa main house, pinupuntahan mo! Sandy, that's not true. Dito na ako nakatira. Dito nga! Pero sila pa rin ang pamilya mo! Mababago pa ba natin yan? Eh, paano ako? Sino ako? Sandy, Look! I am trying to build a family here! At eto ka, wala kang bukang bibigod ng pamilya mo! Hanggang kailan ba sila nakakabit sa atin, Dodie? Hanggang kailan ba sila magiging topic ng mga conversations natin? Oh, saan ka na naman pupunta? Sa mga kabarkada mo? O baka naman sa pamilya mo ulit? Ha? Dodie!
Excuse me. Guys, I have an announcement to make. Hihiwalayan ko na si Hector. Hay nako, Mabel. Tatlong presidente na nagpalit sa Pilipinas pero hindi mo pa rin niya magawa. Parati mo lang sinasabi. You're stuck with your dull, insensitive, and ugly husband. Hurt naman ako, ha? Huwag kang ma-hurt dahil talagang pangit ang asawa mo. At hindi ka katulad dito si Melissa na pwede mag-alala. Ay, naku, Mel. Mabuti pa siguro kausapin mo na yung asawa ko para malaman mo na yung legal rights mo, pati na yung sa mga anak mo. Oo nga. Alam mo? Hi, guys! Ay, ito na si Benny. Ay, naku! Late ka. Sa wakas! Sorry. Pwede ka pang humabon. Ay, naku, Benny, lagi kang late. Alam mo, pag namatay ka, lalagay namin sa lapid mo, here lies the late Benny! Oh, di ba? Yes. Ay, nako, parang ka na naman galing? Asin. Secret. Baka naman may boyfriend ka na at nag-date sa motel. Chico mo, ha? Hoy, Benny, pa'y kaibigan lang, ha? Kung ako sa'yo, magbo-boyfriend na ako. Kasi baka matuluyan ka maging lesbiana. O, di ba? Ano masasabi niyo doon? Label lang naman yun. Hoy, ba't ako separada? Okay lang, tinanggap ko na. Si Mabel. Lasenga! Andito naman si Susan. Baong. Hoy! Hoy, mag-a-adapt na kami. Siya. At si Cookie. Tama na. Sige na. Martir na ako. Ano magagawa ko? Kung one-man woman ako, ang aking motto, Carlo forever. Carlo forever ka ng Carlo forever. Esha ba naman Cookie forever. Medyo maliliit lang. One-on-one kami ni Carlo. One of these days. Sige, I hope you understand. Hindi mangyayari yan. Bye-bye. Nega. Love you. Bakit ba mga lalaki ang hirap kausapin? Ang daming hang-ups. Ang daming securities. Pwede ba tigilan na natin yung mga teo-teorang yan, ha? Please lang. Totoo naman Why can't we talk to our husbands this way? Hindi totoo yan. I can talk to my husband. Oh. Susan, you can talk to anybody. Kahit nga halamang kinakausap mo. When everything fails, go to your best friend. That's why there's female bonding. Come on. Who cares about female bonding? Grabe na. It's true. In our society, tingnan mo. May babae ba talagang masaya? Paano? Mga lalaki, mga dominante. Sige. Mag-survey tayo. Sino sa ating lima ang masaya? Itaas ng kamay at sasaksakin ko. Pagdating naman mo, di ba? Parang bago. Wala kang anak. Pero masaya ako. Bakit? Ikaw. Ikaw, martir. Benny, walang pag-asa. panahon yan, ha? Darating din ang panahon ko. Alam mo, kaya hindi tayo masaya. Kasi expect tayo na expect sa mga lalaki na hindi naman nagbibigay sa atin. It doesn't matter who gives or who takes. Ang importante, mahal mo. Nako ah, abroad, it matters. Who takes the couch and who takes the cat? Abroad, maghiwalay yung mag-asawa. Mel, this is my advice. Illegalize mo yung separation yun ni Dodie and take everything. Let's drink to that! Yes! Mel, my husband can help you. If you really want to. Sir, gabing-gabi na ho. Ipapasok ko na ho sa kwarto mga bata. Sige. Sa'yong gwapo. I hope you had a good time.
Dad. Shh. Go to sleep. Ipinatawag kita, Mrs. Neri, to inform you that Jenny's grades are deteriorating. Parang wala siyang ganang mag-aral. Laging walang kibo. Dati, she's very friendly, pero ngayon, parang naging malulungkutin. May problema ba sa bahay? I've been busy with my work lately, kaya hindi ko na susupervise yung mga homework niya eh. What I mean is, harmonious ba ang atmosphere sa bahay? Kasi stressful sa mga bata kapag nakikita niyang hindi nagkakasundo ang family members. Okay naman kami ng mister ko. Kaya lang, lagi siyang nag-out of town. Parents must find quality time for the children. Kahit busy kayong mag-asawa, dapat maramdaman nila na may panahon kayo para sa kanila. Otherwise, they will feel neglected. Baka naman may emotional problem si Jenny na itinatago niya at nare-reflect ito sa kanyang low grades. I hope... I'm sorry, Mrs. Neri. Did I upset you? No. It's okay. Nalulungkot lang ako dahil bumababang grades si Jenny. Mas mabuti siguro kung sa next meeting ay kasama niyo ang mister niyo at nang makausap ko siya. Okay, sasabihin ko sa kanya. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog. Miss ko ang daddy. Gusto nandito pa. Oo nga naman. Mga bata dito ang kasama tatay. Awesome. Eh, anak mo lang may kasamang nanay dito. Oo nga. But can't you find time? O sige. Hindi bali na lang. Okay. Bye. Vincent, hindi ka nandito dito ng daddy mo. Ayoko, nakakaya. Vincent? Vincent, halika. Huwag na matikas ang ulo mo. Akong puputol niyan. Halika na. Oh, you be careful. Baka mahulog ka dyan, ha? Okay na. Wow! Congratulations! Hindi nasunog, ha? Mami! What did you pass? What did you pass? What did you pass? What did you pass? Maawa
nga naman kayo sa mga bata. Natatakot na mga anak ko, ah. Wala kayo makukuha sa amin. Naku, mama, wala kayo makukuha Mami. Talaga. Maawa naman kayo sa mga anak ko. Naku, mama, huwag niyo naman kanya ng mga bata. Mamay, maigay! Naku, mama, baka naman pag nakuha niyo naman lahat dito, eh, patayin niyo naman kami. Diyos ko naman, maawa kayo sa mga bata. Hiniwala yan ang asawa ko sa ate. Inay mo, kaya kayo hiniwala yan ang asawa mo, eh. We are on location with Mulder 17, operatives 10-4. Kaya mula ngayon, Vincent, na kailangan everyday, checkin mo yung mga bintana at yung mga lock. Yes, Dad. Alam niyo naman si Mami, laging busy. Okay. Ayan. Hindi na yan basta-basta magigiba ng mga magdanakaw. Salamat, Dodie, ah. Oh, huwag lang kayo matakot. Nandito na ako. Ikaw ko si Daddy, iniwan mo kami. Daddy, natatakot kami. Dito ka matulog. O nga, Daddy. Tabi tayo. Hindi! Ako yata ang matulog, Daddy! Ako! 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 Sabi! Ako! Sabi! Ako! Oh, tama na! Tama na! Tama na! Sandali, sandali! Para walang gulo, tabi-tabi tayo tatlo! Hello? Sandy, dito muna ako matutulog, kasamang mga bata. Inakit kasi naman magdana ako ang bahay. Inatatakot ang mga bata. Mabuti nga hindi sila sinaktan. Kaya naglalambing kung pwede akong matulog dito. Sige. Tatawag na lang ako ng kaibigan para samahan ako. Nagagalit ka ba? Ngayon lang naman ito. Kaya magselos. Wala na kami ni Melissa. O paano? Wala kang pantulog dyan. Gusto mo? Dalang kita. Ay, naku, ang ali. Nagpapatawa. Dodie, namimiss kita. Sanay na akong katabi ka. Umaga na ako uwi. Pagtulog ng mga bata. Pili ko tuloy ako si Melissa. I have to go. Bigihin tayo mga bata. Sabihin mo muna ang mahal mo ko. Ito, pajama mo. Saan ang kasya pa sa'yo? Tsaka, toothbrush. Bago to. Dodie. Ano? O sige, mamaya na. Hello? Sandy. Alam ko. I'm sorry. Nang magkaproblema kaming mag-asawa, sa halip na subukan kong ayusin to, bumaling ako sa'yo. Ginusto ko rin naman eh. But it's not working, Sandy. Alam ko.
Mahal kita. Pero mahal ko pa rin si Melissa at ang mga bata. Kahit anong gawin natin, sila pa rin ang lagi nasa isip ko. Alam ko. In a way, believe din ako kay Melissa. Dahil kahit kailan, hindi niya ako in-confront. Hindi kanya inagaw sa akin. Kaya hindi ko siya makakalimutan. Are you saying goodbye? Siguro. Mas mabuting tapusin na natin ito ngayon. Kung hindi rin lang nag-work. Hindi ako nagmamaritir. I'm just being practical. Pag nagtagal pa tayo, lalo lang tayo magkakasakitan. Para sa akin, when something's finished, it's finished. I don't want it to linger. Paano ka? I'll keep the baby. Bakit? Wala naman siguro masama kung maging single mother ako. Siguro may mga tao lang talaga na hindi para magkaasawa at magpamilya. Mas mabuti naman siguro yun kaysa habang buhay ako maging extended family mo lang. Don't worry, Dodie. Mamahalin ko magiging anak natin. Visit us anytime. Ma'am? Padala ho para sa inyo. Ang ganda-ganda ho, no? Ang ser mo. Eh, nasa kwarto po, ma'am. Sige, Bisse, hawakan mo. Yan, papasok ka namin sa loob at ibebenta ka namin sa Bombay. Umayot ka na! Sige, Bisse, tayo mo. Sige na, tayo mo. Sige na, Jenny, sige na. Doon muna kayo sa labas, ha? Mag-uusap kami ng daddy. Naglalaro pa kami ng daddy, eh. Oo nga, mami. Naglalaro pa kami ng daddy. Sige na. Doon nyo na lang kami intayin sa labas. Ha? Anong ginagawa mo? Hindi ako makatiis, Melissa. Bakit ginagamit mo mga bata? Kailangan ako ng mga anak ko. Dina-blackmail mo ako, no? Ginagamit mo mga batang panangga para sa'yo. Gusto mo magalit sa akin ng mga anak ko. Kaya mo 'to ginagawa? Bakit, Melissa? Ayaw mong bumalik ako? Wala ka nang babalikan. At huwag ka nang pupunta-punta dito nang wala ka man lang pasabi. Iniwan ko na si Sandy, Mel. Living your women has never been difficult for you. Please. Give me a chance.
Nagkamali ako nang iwan kita at sumama kay Sandy. Maski siya, inaamin niyang nagkamali kami. Hindi na natin dapat ulitin yung pagkakamaling yun, hindi ba? We can start all over again. Aaminin ko sa'yo, Dodie. Mahal pa rin kita. Pero it won't work anymore. Masyado nang marami nasaktan. May sarili na akong buhay ngayon. Hindi ka nakasama doon. Huwag mo na akong guluhin. Bumalik ako kahit alam ko ikagagalit mo. Mel, magsama tayo muli. Alang-alang sa mga anak natin. Respetuhin mo ako ng desisyon ko. Huwag mo sanang pagsisiya ng desisyon yan. Ito nagtatago para magpahinga. Para sabihin nila eh, tumatanda na. Ikaw, kamusta? Okay lang, Dad. Melissa, kahit ka nakangiti, parang malungkot ka pa rin.
Okay lang ako, Dad. Halika nga rito. Lilipas din to, Dad. Don't take it too hard. Buti pa kayo ng mami, no? Kung iniisip mo na perfect ang pagsasama namin ng mami, nagkakamali ka. Marami ding hirap at marami ding epekto. Nalagpasan nyo naman lahat eh. May mga bagay na hindi mo nalalaman. Noon, unti ko nang iwan ng mami mo. Walang nakakaalam ito kundi ako lamang. At gusto kong malaman mo. Kahit pa paano, alam ko makakatulong ito sa pagtingin mo sa mga. Huwag mo nang sasabihin sa mga. Minsan, nahuli ka ang mami mo na may affair. Nagkaroon siya ng affair sa isang clerk ng korte sa bayan na ito. Nasaktan ako. Gusto ko siyang iwan. Pero sabi ko sa akin sarili, ano ba ang mas mahalaga? Ang pagmamahal ko sa kanya o ang ginawa niyang pagtataksil sa akin? Mahal ko ang mami mo. Kaya ayaw ko siya saktan. Kaya hindi ko siya iniwan. Tapos, ano ang nangyari? Hindi nagtagal at natapos din ang kanilang affair. Bumalik din sa dati ang pagsasama namin. Pero kahit kailanman hindi niya nalaman, na alam ko ang lahat ng nangyari magpa hanggang ngayon. Kaya Melissa, yan ang magiging munti natin sekretong dalawa. I love you. Kaso nila Mami at Daddy, sa kanila hindi nawawala ang respeto sa isa't isa. Hindi kagaya namin dalawa ni Dodie. Kaya kinukonsider ko na maanal na yung marriage namin. Sa bagay, ang marriage ay nandyan para parehong mag-grow at maging mas makukusay na Kristiyano ang mag-asawa. Kung hindi ito nangyayari, ano pa ang silbi ng matrimonyo? Ibig yung sabihin, sumasang-ayon kayo sa desisyon ko, Father? Hindi sa pagsang-ayon o pagtanggi, but sometimes it's more harmful to the parties concerned, maski na sa mga bata. Kung artipisyal na ang pagsasama ng mag-asawa. Ngayon, kung lagi silang nag-aaway, mabuti na lang na magkahiwalay silang dalawa. Otherwise, violent ang atmosphere na kagigisa ng mga bata. Which could be more harmful to them. Thank you, Father. O, paano? May babalikan pa ako eh. Tawagan mo na lang ako, ha? Sige.
Okay, stand by! Okay, it's about to start. Just a call! It began. Pass up that, sir. Oh. America. Oh, lele, oh, la, la, shake it to the left, shake it to the right. Oh, lele, oh, la, la, shake it to the left, shake it to the right. Come on! Oh, lele, oh, la, la, shake it to the left, shake it to the right. Oh, lele, oh, la, la. Okay, are you... Ikaw talaga kahit kailan ang likot-likot mo, basa ka na ng pawis, ha? Kaya tignan mo ang baho mo na. Hmm. O huwag ka na malikot, ha? Yes, ma'am. Hmm. Pero magaling ka kanina. Hmm. I'll go na. Okay. Action! Dodie. Anong nangyari? Aksidente yung nangyari. Anong hindi ma-aksidente? Pinabayaan mo magtrabaho? Hindi, Dodie. Pinagbigyan ko lang yung gusto ni Vincent. Ba't wala gawa yun? Ganun na ba kayo ka-desperate sa pera at pati si Vincent pinagkakakitaan mo pa? Dodie, you don't understand. No, I do understand, Melissa. Hindi mo na kaya maging mabuting ina. Kapag may nangyari kay Vincent, mananagot ka. Teka muna sandali lang. Sa tono
tono ng pagsasalita mo, parang ako lang ang may kasalanan ng lahat ng to, ah. Bakit ikaw? Nasaan ka? Ano bang ginawa mo sa amin, ah? Inabandon mo kami, ah. Nagpakasaya ka doon sa babae mo! Iba yun. Tapos na yun. Iba yun. Tapos na yun. Pag ako may kasalanan, sisisihin mo ko. Pero pag ikaw ang may kasalanan, i-justify mo. Dali, iba yun, eh. Ang ganda-ganda naman ng buhay mo. Nagpakasawa ka doon sa kirita mo pagkatapos kami ng mga anak mo, pagdidiskitahan mo! Wala akong panahong makipag-away sa'yo. Bakit? Saan ka ba may panahon, ha, Dodie? Saan? 24 pairs ang Ninong at Ninang. Ay, nasaan ang pasyente? Nurse? No. Ay! Good afternoon, ma'am! Nasaan si Vincent? Wala na ho siya. I-check out na ho ni sir. Kasama pa ho si Jenny. Saan doon nagpunta? Wala akong sinabi, ma'am, kung saan nagpunta. Bakit mo pinayagan? Oo nga naman, bakit mo pinayagan? Hello? Sabon din na lang, anak. Sandali. Gusto niyang sumama sa akin? Iniuwi ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko, ha? Hindi na siya babalik sa'yo, Melissa. Isinama ko na rin si Jenny. Ano? Ano ba itong ginagawa mo? Ako na muna mag-aalaga sa mga bata. You are no longer capable of being a good mother. Tignan mong nangyari kay Vincent. Dodie! Tutuloy ko sila sa States. Sa mga magulang ko. Doon muna kami. Maybe we all need a little time para makapag-isip-isip. You can't do this. Nasaan kayo? Dodie, pupunta ako dyan. Kailangan makausap ko mga bata. Dodie! Ano ba ang balak mo ngayon? Ewan ko. Gulong-gulo nga ang isip ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano pag sinama niya sa Amerika yung mga anak ko, hindi ko na makikita yung mga bata. Pwede kang magdemanda for custody. Demanda? Yun lang ang paraan para malaman mo kung saan niya tinatago yung mga anak mo. At saka para hindi sila makalis ang bansa. Otherwise, it might be too late for you. Arman, are you sure? Ano mang magiging epekto nun sa mga bata? Akala mo ba walang epekto sa mga bata ito nangyayari ngayon? Kahit na hindi ka magdemanda? Ayoko nga silang madamay. Mel, usually hindi naman talaga pinapa-appeal sa korte ang mga bata. Pero meron ka ba ibang choice? Kung hindi ka pakikilos ngayon, baka tuluyan mo nang hindi makita yung mga anak mo. Kung sa bagay may laban ka, Mel, may kirida ang asawa mo. Inabandon ka niya. Eh, hiwalay na nga sila eh. Maski na. Tama si Arman, Melissa. Kung sa iyo ba nangyari to, Susan, ganun din ang gagawin mo. Oo. Kahit mahal ko si Arman, dahil mali ang ginawa niya. Nakatanggap ako ng supina. Nasaan ang mga bata? Dodie, ibalik mo na sa akin ang mga anak ko. Ibabalik ko sila. But on my terms. Bakit? Anong gusto mo? You know very well that no amount of success, on your part or mine, can compensate for a broken family. Kailangan ang mga bata ng complete family, Melissa. Magsama ulit tayo. Ugali mo na talaga yan. Iniwan mo ko. Tapos ngayon, lelecturan mo ko tungkol sa broken family. Ninakaw mo mga anak ko. Tapos gusto mo kong i-blackmail para pakisamahan ka ulit? Nang magkalabuan kami ni Sandy, I realized ang pamilya ko pa rin ang pinaka-importanting bagay sa buong mundo. I'm a family man, Melissa. Kailangan ko ang pamilya ko. Mukhang late naman yata ang realization mo. Alam kong mahal mo pa rin ako at mahal pa rin kita. Kahit na. Maski na magsama tayo ulit, tuwing titingin ka sa ibang babae, matatakot ako. Tuwing mawawala ka sa paningin ko, kakabahan ako. Dahil baka may bago ka na naman babae.
Minsan mo nang nagawa sa akin, Dodie. Magagawa mo ulit. Hindi na, Melissa. Nangangako wala ko na hindi na ibig sabihin sa akin ang mga pangako mo. Dahil wala na akong tiwala sa'yo. Wala nang patutunguhan ang usapang ito. Magkita lang tayo sa korte. Dito ko itinakda ang hearing na ito dahilan sa gusto ko kayong kausapin bilang isang magulang din. Alam niyo ba ang epekto sa mga bata sa mga ganitong pangyayari? Opo. Wala na bang pag-asang maibalik pa ang inyong pagsasama? Gusto niyo ipagpatuloy ito? Opo. Opo. Attorney Rivera? Mr. Neri, totoo bang iniwanan mo ang iyong asawa? Opo. Dahil mas binibigyan ng importansya ang kanyang karir. Hindi na ako masaya sa pagsasama namin. Nung iniwan mo ang iyong asawa, saan ka tumira? Dodie, sagutin mo yon. Mrs. Neri, hindi kayo pwedeng sumabad. Uulitin ko, Mr. Neri, saan ka tumira matapos mong iwanan ang asawa mo? Kay Sandy. Sandy Samaniego. Sandy Samaniego. Pwede bang sabihin mo sa harapang ito kung ano ang relasyon mo kay Sandy Samaniego? Kaibigan at kasosyo. Meron siyang vacant room sa kanyang bahay noon, pero umalis na ako doon. Nag-arkila ako ngayon ng isang condo unit kasama ang mga bata. Totoo ba na kinuha mo ang inyong mga anak nang walang pahintulot ng iyong asawa? At wala ka na rin intensyong ibalik sila sa kanya? Na-aksidente ang aming anak ng si Vincent dahil sa kanyang kapabayaan. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa mga bata. Hindi na niya kaya maging isang mabuting ina. Hindi naman kaya dahil masyado kang naging abala sa iyong trabaho, kaya mo napabayaan ang iyong mga anak? Your Honor, the question is leading. Rephrase your question. Mrs., kumusta ang relationship mo sa iyong mga anak? Mabuti naman ho, para kami magkakaibigan. Kaya lang na-aksidente ang bata. Objection, Your Honor. Objection overruled. Aksidente po yung nangyari. Wala namang may gusto nun eh. Bakit ko namang gugusto yung mangyari yon? Nung iwan kami ng asawa ko, pinilit kong gampanan lahat. Hindi naman ako pwedeng maging parehong ama't ina sa mga anak ko dahil imposible nga po yun eh. Pero pinilit kong maging mas mabuting ina. Kaya lang, minanas talaga. Dehado tayo sa kaso. Ikaw kasi inabandon mo ang asawa mo. Anong gagawin natin? Mag-request tayo. For your son to appear in court. Si Vincent? No way. Ang gagawin lang naman ng court ay pagpipiliin siya sa inyong mag-asawa. Siguradong ikaw ang pipiliin dahil kamo mas close ka sa kanya. Sandali, sandali. Akala ko ba hindi na pinaaapir ang bata ay na-custody case in court? May exceptions. Kapag over 7 years old ang bata at hindi ba resolve ang kaso. Taniwan, hindi natin pinasasali sa ganitong klaseng usapin ang mga bata upang maiwasan ang trauma. Ngunit sa kasong ito, ako mismo ang nagpasya na harap sa inyo si Vincent Neri, ang panganay niyong anak. Mami? Vincent? Mrs. Neri, please sit down. Please sit down. Attorney Serapio? Anong pangalan mo, iho? Vincent Neri po. Vincent, saan ka nakatira ngayon? Sa daddy ko po. Masaya ka ba ron? Opo. Kung pamimiliin ka, gusto mo bang bumalik sa mami mo? Objection, Your Honor. Objection overruled. Vincent, sagutin mo ang tanong ko. Kung pamimiliin ka, gusto mo bang bumalik sa mami mo? Ewan ko po. Babaguhin ko ang tanong. Kung pamimiliin ka, sino ang pipiliin mo? Ang daddy mo?
o ang mami mo? Objection, Your Honor! Objection sustained. Vincent, mahal mo bang daddy mo? Opo. Mahal mo ang mami mo? Opo. Eh, sino mas mahal mo sa kanilang dalawa? Vincent, sagutin mo ang tanong ko. Ayoko po. Anong ayaw mo? Ayoko pong sagutin ang tanong niyo. Hindi pwede. Sinong mas mahal mo? Ang daddy mo o ang mami mo? Tama na. Huwag yun ang pahirapan ng anak mo. Mrs. Neri, this is a court of law and I can still cite you for contempt. Tama na, maawa naman kayo sa anak Mrs. ko. Mrs. Neri! Gusto niya i-cite niyo ako for contempt. Gusto niya i-kulong niyo ako. Anak, kanina dito. Mami! Si Vincent, inaamin ko ako na lang may kasalanan na lahat. Inuuro ko na ho yung demanda. Melissa! Dodie, sa'yo ng dalawang bata, huwag lang natin sila isama sa galito. Ibabalik ko na sila sa'yo. Bukas na bukas ako mismo maghahatid kay Jenny sa'yo. Nagbalik ang babae sa panaginip. Pero nawala ang takot ko. Siguro nga kung minsan may talagang nawawala. You just have to let go. Hindi ko matiyak ngayon kung ano talaga ang nararamdaman ko. Gumaan ang aking pakiramdam. Pero hindi ibig sabihin mo na masaya ako. Hindi ko alam kung ako ang nagbago o sila. Basta biglang may naging dayuhan sa amin. Hindi ko alam kung ako yun. Dati may pamilya ako. Pero hindi ko alam kung matatawag mo pa rin kaming pamilya ngayon. Kung gusto mo, sabay tayo mag-file ng annulment. Talaga bang kailangan nyo? Eh, paano kung magbabang isip mo at tanggapin mo uli ako? Dolly, hihilig ka na naman eh. Dad, doon lang kami. Ah, sige. Pero mag-ingat kayo, ah. Eh, baka ako pa kayo siya. I've made up my mind. Okay, okay. Pero hindi ko pa rin kaya mag-file ng annulment. Ikaw lang nang gusto niya eh. You don't mind? Ikaw lang mag-file. Sabi mo sa korte na ako, may diplensya. Kaya tayo nagpapaalala ng marriage. Mas mabilis pag ganun. Baka naman lumabas kang masyadong masama. Okay lang. May konting basis naman eh. Dodie, gusto ko lang malaman mo na kahit na anong mangyari, you will always be the father of my children. And you will always be my friend. Thanks. Halika dun! Oo, mag-ingat kayo ha. At, ikaw naman, Melissa. Pagbigla kang nangailangan ako. Asawa, kaibigan, or lover. Loko. Yan! Hello, honey. Kamusta ka na? Okay, toast para sa independence ni Melissa. Yay! Congratulations! Ako, how I wish. Nandito kami nagsiselebrate. And toast dahil on time na si Benny. At girl na si Benny. Let's toast! Ano ba yan? Siguro pagdating na pagdating actually, mo, i-surprise I think I'm falling in love. Oh! Surprise! This is Australian guy at work. He's a mountain climber. Toast to the mountains! Mabel, huwag ka namang ganyan. I think this is a new beginning for Benny. We should wish her luck and strength. Thank you. To luck and strength. Cheers. Send my regards. Alam mo, hindi lang mo na yung kakalong distance mo. Gusto mag-toast ka na dito sa amin, okay? Oy, ito. Para kay Susan, my idol.
para sa inyong walang kamatayang pag-iibigan. Wow. Wow. Thank you. Let's puke to that. Teka muna, sandali lang. We should really congratulate you. Dahil sa bago mong adopted na baby girl, good luck sa family mo at kailangan ninang kaming lahat niyan, ha? Ninang kami! Makakalimutan ko. Ako, nina ako doon, ha? At para kay Mabel, sa wakas, natanggap na niya na sila ni Hector ay para sa isa't isa. Yeah! At para kay Cookie, sa babae nagbago na ng moto sa buhay. Hindi na siya Carlo forever. Cookie forever na. And Carlo, never! Ano pa nga? Cheers! 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 Okay, eto girls, para sa ating mga magkakaibigan. Para sa mga pinagdaanan natin at sa mga pagdadaanan pa natin na sana maging mas matatag pa tayo. At cheers! Mas malakas! Cheers! Yes! Try to make it on my own, back to where my life has gone. Just before I met him, just before I met him. Try to be happy.